today, mga kabukol, it's December the 4th. On the road kami to my hospital sa Atlanta, Georgia. Kasi tomorrow, December 5th, treatment ko na naman. So, ang gagawin sa akin bukas, laboratory, tsaka ion injections. So, update ko na lang kayo guys, ay mga kabukol, kung ano yung result ng laboratory ko. Nitong mga nakaraang araw, masama palagi yung pakiramdam ko kasi Saturday and Sunday here in Charlotte, umuulan. Tapos, ano, gloomy pa yung sky. Kapag ka umuulan at saka gloomy yung sky, masama palagi yung pakiramdam ko. Ayaw ko nun. Nanginginang nga ako eh. Feeling ko, mamamatay na ako. Pero ngayon, tsaka yesterday, may araw. Kaya maganda na uli yung pakiramdam ko. Kawawa nga tong si Kevin eh. Kapag masama yung pakiramdam ko. Kasi sobrang irritable ako talaga. Sobra. Sobrang napaka-irritable. So, sobra-sobrang ano yung ginagawa niya. Be! What? What? I'm not doing anything. I'm thinking to myself. Yeah. I'm thinking to myself. Because I noticed your... Okay, I will share with them something. I'm just thinking to myself. Go ahead. Okay. I want to share with them something happened. Something happened to us. Actually, not to us, only to me. Last week, when we were on our way to the grocery. Right? What did I do? What happened to the car? Well, you got the car and failed to close the door. We went into the store, and as I went to go try to lock the door, I wondered how come I didn't hear the beeping noise. So I didn't think nothing of it. I was in the store for a good almost 15, 20 minutes, come back out. Come to find out, the reason why I couldn't hear the beep was because Lord God, the car just left the door open. Didn't shut it. Just totally forgot to shut it. As in, the door is really open. It's like Kevin is telling me, he feels that I am inviting the robbers. No, not the robbers. Carnappers. Inviting anyone just to come into the car and take whatever they want. So, this car made my day. I keep on laughing the whole day. Dahil, nung nakita ko yung car na nakabukas, as in, bukas na bukas talaga. Buti na lang, Kevin told me, I'm thankful that we are in a good spot in the United States. People are not... Good area. Yeah, good area. People are nice. So maybe when the people... They just assumed that perhaps maybe... We stepped away from the vehicle and they'll be back, and it's not worth the risk of trying to get in, you know, stick their head in a place that they know they're not supposed to have. Yeah. Mamaya nga, ipapakita ko sa video, ipifilm ko kung ano yung tsura ng kotse namin yung naiwan kong bukas. As in, bukas na bukas talaga. Nakakatawa. So, mga kabukol, yun nga palang i-share ko sa inyo ngayong araw na to. Nagpapasalamat ako ulit sa walang sawang mga nanonood ng vlog ko, sa mga nagtatanong sa akin. Kaya lang, ito yung uling sasabihin ko sa mga nagtatanong sa akin. Unang-una, hindi ako doktor. So kapag kami nagtatanong sa akin kung ano yung ano yung inumin nilang gamot, ano yung pwede nilang ipanglanggas dun sa sugat nila, kasi katulad nga ng nabanggit ko sa inyo, may sugat ako dun sa bukol ko. Kaya lang, wala akong pinanglalanggas doon. Kaya lang, dahil sa meron akong iniinom na gamot galing sa oncologist ko, tapos kumakain pa ako ng tamang pagkain, kaya yung sugat ko hindi na kailangan langgasin. Kasi nga tuyo na siya at saka wala siyang amoy. Ito lang mga kabukol yung na-observe ko dito sa bukol ko. Dito sa sugat ng bukol ko. Ang number one factors para ang bukol or yung sugat ng bukol ay gumaling, kailangan walang stress, at saka kailangan yung kinakain na pagkain tama.
kasi napansin ko, mga kabukol, dito sa bukol ko, or dito sa sugat ng bukol ko, kapag kumakain ako ng bawal, pwede naman kumain ng bawal. Mga ano lang, konti lang, kakain tayo ng bawal, konti lang. Pero hindi everyday. Yun yung napansin ko dun sa sugat ng bukol ko. Kapag kumakain ako ng everyday na bawal at saka marami, yung sugat ng bukol ko, nananariwa siya. At lalong-lalo nang sasariwa, matagal gumaling yung sugat ng bukol kapag ka-stress. So, kailangan iwasan nating ma-stress. Pero, minsan yung buhay, hindi sabi ng iba, hindi po pwedeng walang stress yung buhay. Oo nga totoo yun, hindi po pwede. Pero, hanggat maiiwasan yung stress, kasi merong stress na nakakabuti sa isang tao. Meron namang stress na talagang nakakasama, yung overstress na, katulad ng mga taong na-overstress dun sa bukol nila kasi ayaw nila magpa-check up. So, hindi nila alam kung paano nila gagamutin yung sarili nila or yung bukol nila. Yun yung masamang stress. Kasi nga, isip sila ng isip paano yun gagaling. Iniisip nila baka grabe na sila. Yun yung stress na hindi maganda. Kaya kailangan yung mga may bukol magpa-check up na. So, dun sa mga viewers ko na patuloy na nanonood sa akin, salamat. At itong vlog na to, ginawa ko to ayon dun sa aking experience. Katulad nga nung nabanggit ko sa inyo, hindi ako doktor, ako ay isang pasyente lang. So kapag magtatanong kayo tungkol sa mga gamot, wala akong alam dun. So kung ano lang yung na-experience ko sa sarili ko, yun yung i-share ko sa inyo. So, mga kabukol, i-update ko na lang kayo tomorrow after ng treatment ko. So, talk to you later! Hey guys! Ganito yung naiwan kong car namin yung bukas. Ganyan siya. Nakakatawa.